para naman po sa konting mga halimbawa at patuloy na pagpapaalala patungkol sa transmission ng COVID-19. Dahil ang key ho para umusad, the key to move forward is to really limit transmission. Ito po si Dr. Jun C. ng City Epidemiology Disease Surveillance Unit. Salamat po, Mayor. Magandang araw sa lahat ng mga Tagigenyo. Patuloy na dalangin namin ang inyong kaligtasan at mabuting kalusugan. Mataas ang nagiging bilang pa din ng mga nagkakasakit sa COVID, kaya payo pa din namin na ugaliin ang pagsunod sa ating minimum public health standards. Ang tamang pagsuot ng face mask at face shield, madalas na paghugas ng mga kamay, ang laging pag-obserba ng social distancing, pag-iwas sa mataong lugar, at pagpaliban ng di kinakailangan na pagtitipon-tipon. Ang ating minimum public health standards ang pinakamabisang paraan upang mapatid natin ang transmission ng virus. Kung walang transmission, walang mahahawa at walang makakapanghawa ng sakit na COVID. Tatalakayin natin ngayon ang kaso ng isang 24-year-old na lalaki na nagtatrabaho sa isang BPO. Nakaranas siya ng lagnat, ubo, sakit ng ulo at likod at panghihilo noong ikalawang linggo ng Agosto. Agad na ipinaalam sa kanyang trabaho ang kanyang kalagayan at tumawag na din siya sa telemedicine ng kanyang health center kung saan agad siyang napadala sa ating quarantine facility at na-schedule na din ang kanyang buong pamilya upang ma-PCR test. Makalipas ng dalawang araw, nakaranas na din ng mga simptomas ang kanyang kapamilya, kasama na dito ang kanyang 73-year-old na lolo at 74-year-old na lola, pawang mga senior citizens na nakaranas ng mga mild symptoms gaya ng lagnat lamang. Sa pagsisiyasat ng SEDSU, nalaman natin na madalas na magpunta ang ating kaso sa smoking area tuwing break time niya. Madalas ay madaming tao din doon na naninigarilyo. Doon ay madalas din sila nagkwekwentuhan habang nakababa ang kanilang mga face mask. Napakahalaga ang laging pagsunod sa ating minimum public health standards, lalo na ngayon na meron tayong surge dulot ng Delta variant. Ang Delta variant ay mas nakakahawa kumpara sa ibang COVID variants. Nakita din natin dito sa kaso kung saan nahawang kanyang lolo at lola na nagkaroon lamang ng mild symptoms. Nalaman po natin na sina lolo at lola ay fully vaccinated na at ito ang dahilan kaya't mild symptoms lang ang naranasan nila kumpara sa mga symptoms na dinanas ng ating case. Ang bakuna ay ang sandata natin ngayon laban sa malubhang symptomas na maaaring idulot ng COVID at mga variants nito. Kaya naman, tuloy-tuloy ang isinasagawang pagbabakuna ng ating lungsod. Mariing hinihikayat namin kayo na magpabakuna at kumpletuhin sa takdang schedule ang pagbabakuna. Kung kayo naman ay makaranas ng mga simptomas o nalaman ninyo na kayo ay nagkaroon ng exposure sa isang positive case, agad na tumawag sa ating COVID hotline o sa mga telemedicine numbers ng inyong health center upang matulungan kayong mag-isolate o makapag-quarantine at ma-schedule sa testing. Ang Tagig ay merong magagandang quarantine facilities kung saan kayo ay magiging komportable habang nagpapagaling sa pangangalaga ng ating mga doctors at nurses. Meron din tayong 31 testing sites sa ating mga barangays bukod pa sa ating dalawang drive-through testing sa BGC at Lakeshore, park and test sa Vista Parking Building at ang Hagonoy Mega Swabbing Facility kung saan kayo maaaring matest. Muli, ako po si Dr. Jun C. kasama ang buong SEDSU na ipinapabatid sa inyo na ang Tagig ay handa kayong tulungan sa inyong sitwasyon. Ngunit tulungan din po natin ang ating pamayanan na makaiwas sa sakit na COVID sa pamamagitan ng laging pagsunod sa minimum public health standards. Tamang paggamit ng face mask at face shield, madalas na paghuhugas ng kamay,
pag-obserba ng social distancing at pag-iwas sa matataong lugar at sa mga pagtitipon-tipon. Ang pinakamabisang panlaban natin ngayon sa COVID, ang bakuna. Kaya magpabakuna na po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc June. Mga kababayang Tagigenyo, lahat ho ng pwede gawin ng inyong pamahalang lungsod ay ginagawa ho natin. We will continue to do better. We will continue to work harder para malimit yung transmission ng COVID-19, bumaba ang kaso, makabalik na ho yung maraming mga nasakripisyong buhay at kabuhayan. We are in line para ho pagpayagan na ho yung face-to-face classes ay makapag-pilot face-to-face classes ho tayo. Patuloy tayo na ipag-ugnayan sa iba't ibang mga negosyo at kabuhayan para pag pinayagan ho tayo sa bagong community classification ay makapagbukas na rin yung mga ibang mga industriya. Pero ang napakahalaga ho ay disiplina. Discipline will be key and behavioral change will be key. So I continue to urge my fellow Tagigenyos, mga kababayan kong Tagigenyo, mga kababayan nating mga nagtatrabaho, bumibisita sa lungsod ng Tagig, ayaw na ho natin ng lockdown. Pasapatuloy na pagdidisiplina by following the health protocols, by instilling behavioral change, alam ho natin that we can lead towards the new normal or the new future. Maraming salamat mga kababayang Tagigenyo. God bless Tagig and God bless the Filipino people. Salamat po.